Pero interestingly enough, lamang ngayon, si OM in the top lane, Pulado, si Eman. Ganda nung matchup nila. Ganda nung matchup eh, no? Oo. Laning phase pa lang talaga, nakikita mo na nagpapalitan dito ng mga skills. Oh my Venus, kalang bibisita dito. Ayun, will try and secure the kill. Flick! At least 40% of the energy shields. Malaki-laki ang naipundar na ngayon ni Oheb dahil doon sa na-secure nilang kill against Eman. Pero pinoprotect siya na ngayon ni Light. Pumasok ata dito si Aqua. Ayun yung overturn. Kaso may paglipad. Demon catch for the cleanup. Si Oh My Venus may ipit na nga ba, pero mukhang habulin niya pa. Wala na ata siyang kawala dahil andito siya sa teritoryo ng RSG. Si Light ay nandito pa. May Cyclone. Mapapasidestep siya pero mukhang mahuhuli na siya dito ni Demon Kite. Demon Kite punishing the Queen sa engagement na ginawa na yun. Somewhat nag-pay off yung ginawa of utmost importance and essence dito sa laban na to. And yung items, malaking bagay na naka-corrosion site na kaagad. Itong si 1-1 or si Ohe, but hold on. Wow. Sinilip lang si Haji. Uy! Pero may guiding wind. Mabubuhay pa nga ba? Pero si Nats nakapwesto. Mukha ang gaibla na lang ang buhay pero hindi siya bibitawan ni Nats. Pero kabalit ito ang kanyang buhay tapos kay Wise pa mapupunta yung kill. Walang bigayan talaga, no? Ang ganda ng stun na meron na ginawa si Light doon, pero ang mauuna, mauuna sa turtle attempt ay ang royalty ni Wise, ni King Wise, yung mga ganung games para manalo ng championship. Meanwhile, dito, gumugusto sila sa baba. Si Light ay pwedeng habulin, nag-flicker na siya pa atras, may feathered airstrike, may konting hold. Aray. Pero si Wise ay hindi pa rin siya bibitawan. Nandito naman si Oh My Venus. Ooh. For that possible guiding wind. Pero hindi niya nakakailanganin Wise with a lethal counter. That was the B-Wise combo. Meanwhile, may counter go si Demon Kite. Hindi magiging enough. Ibang klaseng 1-2 punch ang pinapakita ng dalawang kumpanya na to. May ginagawa silang trades during that time. That was good initiation, taking down both Light and Demon Kite. Pero kahit paano, another pick off. Yan yung ginagawa nila all through. Bea against an Esme and Nats, andito against yung Yura against Oheb for a 1-1. Pero ito, gang. Ayun na nga. Gagank na muli si Haji. Haji, medyo mabilis lang si Nats. Aqua is here though. Trying to counter gank. So, kumbaga, gank after gank na to eh. Nag-iba din yung playstyle yung Blacklist eh. There's a shotgun. Wise goes down. Hindi naabot pa doon sa Numinon Blast. Pero mukhang nakusional. Alright. So, 1K. Ang kalamangan ng Blacklist this time. Eman, magsiswitcher na. Lumipad na si Oh My Venus! Makukuha nga ba nila talaga dito? Pero Demon Kite secures the turtle. May paglipad, tapos may pagpasok. Kaso nga lang, tuloy pa rin ang backup. Demon Kite with the kill out, Waji. May sniper na nakabang, pero hindi muna bibitawan. Yung gatilyo, tumama kay Oh My Venus, pero nakalipad. The crossbow of tank coming in from Oheb. Hindi na mapoprotektahan pa. Nats will go down. From the side of RSG, they know na wala si Wise during that specific fight. And now, tinutuloy-tuloy nila. Engage lang! Naka-shotgun naman dito si Eman, pero mukhang makakatakas pa siya. Makakuha naman dito ng kill. May feather airsick na binitawan. May paglipad mula kay Oh My Venus. Oh my, mukhang matutulak ng bahagya, pero nakabang naman dito spray gun mula kay Eman. Edward kayang isustain yung damage na meron sila at talaga ang tumatao kay Edward dito. Man-to-man defense. The game, sabi ng RSG, kaya din namin to. Nats zoning. Pero eto na nga yung Lolita Numinum. Sobrang crucial yung Numinum Blast na yun dahil hindi nagawang mag-retry ni Wise just because of that hold. May guiding wind ba? Pero mukhang hindi na itutuloy. That is a trade. Nats palit sa Lord RSG. So, yung pulso ng mga agents at traders. Who's gonna get it? Nag-call si Venus. Andito na nga si Demon Kite na mukhang huuliin talaga lang. May paglipad, may ibit sa kita, may feathered airsec pa. Nakalipad si Oheb. Crossbow of Tang. Mapapatumal na dito si Light kasama si Demon Kite. Si Aqua dito po position na. Ay, enough nga ba? Pero mukhang hindi. Oh my Venus with a guiding wind. Tatlo laban sa isa. Walang kawala. Aqua goes down. And si Nats dito. Tatapatam naman si Haji. Nais pumalit. And there's a trade. 3-4-1 and a possible free lord. In this game, meron siya nung clutch eh, na tinatawag eh, yung clutch siya, isang carry player. Uy. Let's see kung paano babawi dito. Oh! What a save! Aqua on the flow! Akala ni Edward mapipick off din na si Eman, pero hindi! Si Light naman may iwan sa kita, may paglipad mula kay Oh My Venus. Mukhang makukuha nila yung trade, pero ito ang X. Crossbow of Tang,
They know the information. Minimension mo to kanina, Sona. Information and vision. Parehas na utilize talaga to ng RSG. Tabla ang laban. What's the play? Mukhang magagawan dito ng Lord, pero mukhang nahuli nila. Demon Kai secure sa Lord. Dahil na naman sa ginawang setup ni Light, may immortality ang bibilin. Abutan niya lang ng lethal counter. Gaibla na lang ang buhay. And Demon Kai goes down. May paglipad pa mula kay Kill One with the treasure play. Kaso lima ang nakabang. Wala nang kawala dito si Nuts. Tatlo na lang ang dedepensa. Shotgun! Shotgun! Cooldown sila at nagsumusubok sila mag-clean up wave. But RSG planning something. Immortality Bob! Edward goes down na yung Winter Truncheon play. Habang naman si Oem sa may madaliguran. Si Emma na magiging target. Magiging successful si Kill One. Crossbow of Tang! Sobrang crucial na paglipad. Si Light naman nakabulin pero he will go down in the hands of Haji. Nuts, Aqua, Demon Kai. Dedepensa sa gitna. Pwedeng irekta. Pero tingnan natin ang magiging takbo ng istorya. Endable ba to do para sa the blacklist? Sumagot si Oem. Finally! Sabi ni Oem, puro kayo emanin. Baka hindi nyo kilala si Kill One. Kill One! Nandito na sila. Magmamarcha sa gitna. Hindi naantayin yung Lord. RSG naman ang dedepensa. Meron pa dito inhibitor turn. Pero sobrang on point na naman ang falling star coming from Edward. May Venus. Pumasok sa gitna. May paglipad na naman. Blacklist International kumakatok na sa pinto. Hindi na mag-aantay na may magbukas. At andito na nga Blacklist International. Buhay si Eman. Kaagad yung paraan nila para magkaroon ng follow-up damage. So, Blacklist International immediately went for that. Pero teka lang! Sobrang crucial na naman na makukuha nilang kill. Si Eman ang mawawala. Isa sa mga inaasahan ng Raiders. And mukhang malaki ang chance na makasecure ang Blacklist. Nandidilim na yung paningin ng Blacklist. Alam nila na kapag nandiyan si Eman, all the way, all we need to do is to just check the vision or use the feathered hair strike para mahanap natin kung saang pwesto ba or saang lungga nagtatago itong si Eman. And then right after that, we go in for that major objective because we know that with the composition na natitira para sa side ng RSG, there's not a lot of damage. At nako, mukhang go-go pa rin si Venus at si Oheb. Nag-call sila ng Lord. Kaya ba nila mapatumba this time si Nats? Ayun na nga, lumipad Winter na Winter Truncheon! Lord, si... natin alam. Hindi na natin alam, pero ayun na nga! Si Emma na tatargin na ng Falling Star Moon. Tapos andyan ang follow-up ni Haji with a feathered air strike. Papasok naman ang paglipad dito ni Emma. Emma goes down! Si Oheb nakalipad with a crossbow of Tang. Aqua goes down as well. Ito na nga ba yung inaantay nila? Kanina pa sila nagtitimpi. Si Nuts dito ang aahabol sa isa. Pero pre, Nuts and Demon kahit na lang ang natitira sa kanilang side. Kompleto pa ang Blacklist International. Nagbabay na lang sila ng time. Nakabawi pa ng kill si Nuts. Pero nagmamarcha na ang Blacklist International. TikTok timers are real. Pero mukhang end the ball. Sumisigaw na break the code.